live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinagsana naman ang tanggapan ng DSWD na mga humihingi ng tulong. Kagabi pa ang ilan sa kanila pero hindi yan dahil sa may nagpakalat ng fake news tungkol sa ayuda. Ang pagtitiis na yan, kabilang ng mga matatanda at may sakit, epekto pala ng backlog ng ahensya. Pero may mga hakbang na raw sila para tugunan ang problema. Narito po ang pagtutok ni June Veneracion. Kanya-kanyang pwesto sa bangketa. Yung iba, karton. Meron ding banig ang gamit para lang makapagpahinga. Kuha yan kagabi sa labas ng central office ng DSWD sa Quezon City. Sila ang mahihirap nating kababayan na humihingi ng tulong sa pamahalaan. Nang lumiwanag, unahan na sila sa pila. Galing pa po kami ng Rizal. Montalban, Rizal. Kaya hindi na po kami umuwi. Ilang araw na kayo natutulong dito? Martes na madaling araw, Miyerkules, Huwebes, 3 days. Halos walang pinag-iba ang pila ng mga tao sa opisina ng DSWD sa Maynila. Si Redeline, alas 12 pa lang daw ng hating gabi, ay nasa labas na ng DSWD Central Office. Kahit bakas pa ang mga marka mula sa huling dialysis session. Nahirapan ako minga, puno yung tiyan ko ng tubig. Kailangan po kasi wala po makuhanan ng dialysis. Nagtsaga rin sa hintayin at pila ang 76 years old na si Lola Gliseria. Kailangan niya raw ng tulong para sa kanyang maintenance medicine at lab test. Pero gaya ni Redeline, bigurin si Lola Gliseria dahil inabutan sila ng cut-off na mga pwede lang serbisyuhan. Siyempre, masakit siya. Malungkot, babakasakali lang. Bandang katapusan ng Enero nang mapansin ng DSWD ang paghaba ng pila sa kanilang mga payout and processing center sa Metro Manila. Epekto raw ito ng backlog nang mahinto ang pamimigay ng outright cash assistance noong unang bahagi ng Enero dahil wala pang inilalabas na budget noon para sa bagong taon. Humihingi tayo ng pangunawat dispensa dun sa nararanasan nilang kailangan pumila. Yung iba, alam namin, nagka-camp out na dyan. Aminin na po natin, may limitasyon din po yung ahensya. Malaki-laki ang backlog dahil hanggang March 15 ay puno na raw ang 400 daily slots para sa mga may appointment. Ang 300 slots naman na para sa mga walk-in ay mabilis din maubos. Balak ng DSWD na damihan ang daily slots. Magbubukas daw ng karagdagang payout and processing center malapit sa central office. Sa Metro Manila, magbubukas tayo in siguro give me 45 to 60 days na mga satellite offices pa. So ibig sabihin, pag ikaw taga certain area ka, dun ka sa designated mo na payout area para hindi lahat nakoconcentrate sa central office. Umaapila ang DSWD sa mga matatanda at may sakit na huwag nang pumunta sa kanilang mga opisina para kumuha ng cash assistance. Mabibigyan naman daw sila ng tulong kahit authorized representative lang nila ang pumunta basta't kumpleto sa requirements. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. Isinapubliko ng Philippine Coast Guard ang radio challenge na natanggap ng kanilang eroplano mula sa China Coast Guard. Dito, maririnig na pinapalaya sila ng mga Chino sa bahagi ng Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Nang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard nitong Martes, tumambad ng isang malaking Chinese Coast Guard ship. Isang milya lang ang layo niyan mula sa BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang barkong namataan ay ang CCG-5304 na ayon sa Coast Guard ay pumalit sa CCG-5205 na nanutok ng military grade laser sa BRP Malapascua malapit sa Ayungin. Habang papalapit ang eroplano ng PCG, nagradyo ang mga Chinese at pinaalis ang Coast Guard plane mula sa lugar. We are entering the security of the Chinese wing. Here may be believed as a pitfall so as to allow enemies on a landing. Hindi nagpatinag dito ang mga taga-PCG at tinuloy lang ang kanilang pag-iikot sa Ayungin. Patuloy raw na magbabantay ang mga taga-PCG at regular na magpapadala ng mga patrol ships at eroplano. Pero hindi nila tutularan ang pangaharas ng China para igiit na teritoryo ito ng bansa tulad ng panunutok ng laser. In short, hindi ito contested.
ang Ayungin Shoal ay para sa Pilipinas in terms of sovereign rights. No? It is proper for us to abide with international law. Hindi natin kailangan gumamit ng mga ganitong weaponry for us to assert our ownership dito sa waters na to. No? Nauna nang ipinakita ng PCG ang larawan ng 26 na mga Chinese militia ships na nakitang nagkukumpulan sa Sabina Shoal. Hindi raw bababa sa 26 na barko ang namataan doon. Naglo-loiter lang sila, nagsaswarm lang sila ng area. Pero yung actual na fishing activity, parang hindi pa kami talaga nakakita. Sinusubukan pa rin naming makuhanan ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sawa na ba kayo sa heavy-gat na traffic? Abay, pasok po ang Metro Manila sa mga lugar sa mundo na pinakamatagal ang biyahe. Ang problema sa kakulangan ng masasakyan. Pinangangabahan yan ng isang grupo pag nawala ang mga jeepney at UV Express at natigil ang operasyon sa bahagi ng PNR. Ang tugon ng LTFRB sa pagtutok ni Joseph Mor. Yung mga pasayero po natin, dumabi lang po tayo ng konti. Matira matibay ang tila hamon sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan. Sa hirap nga, sabi ng ilan, papasok ka ng fresh, uuwi kang pilasa. Dinadaan na nga lamang sa biro ang kalbaryo sa pag-commute. Kulang talaga sa supply. Kaya nababahala ang grupong The Passenger Forum na lalala pa ang krisis sa transportasyon. Yan ay kapag hindi na pinayagang bumiyahe ang mga lumang jeep at mga UV Express sa June 30 kapag hindi agad sila nakapag-consolidate at bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Dagdag pa ang nakaschedule na tigil operasyon ng PNR na biyaheng Alabang Kalamba sa Mayo. Marami ang mga ma-stranded dahil dito. Pero hindi naman raw nag-aalala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magkaka-crisis sa transportasyon. No, actually hindi naman kasi ang modernization natin, ang tinatarget lang natin initially is just for them to comply. Then the industry consolidation. Ayon sa LTFRB sa modernization program na mga pampublikong sasakyan, target nila na makonsolidate ang lampas 150,000 na mga units ng mga jeep at abot 19,000 units ng mga UV Express sa buong bansa. Lampas na sa kalahati ang mga napag-consolidate na, ibig sabihin nakapagbuo na ng mga kooperatiba o korporasyon. Ang mga tradisyonal na jeep na ginawa ng mga modern jeep o minibus talaga ay nasa lampas 5,000 na sa buong bansa. Abiso ng LTFRB sa mga individual na operator ng mga lumang jeep para payagan pa rin kayo na makapamasada. Pagkatapos ng June 30 na deadline, sumali na o bumuo ng mga kooperatiba o korporasyon. Kapag nagawa yan, mai-extend ang prangkisang hawak nyo hanggang December 31. Hindi naman ibig sabihin na pagka sumali ka, ipapalit ka na agad ng unit. Kapag sumali ka, even traditional ka pa rin, you can still continue to operate. Pero ngayon pa nga lamang kung biyahe at biyahe lamang ang pag-uusapan, ang Pilipinas ay kasama sa top 10 sa mundo na may pinakamahabang oras na ginugugol sa biyahe. Sa pag-aaral nitong 2022 ng isang Dutch location technology agency na TomTom, base sa mga impormasyon sa mga GPS o Global Positioning System, pangalawa ang Metro Manila sa 389 na mga metro area sa 56 na mga bansa na may pinakamatagal na biyahe kada 10 kilometro. Sa isang taon, lagpas 200 oras ang nauubos sa pagmamaneho o 8 araw. At kung gusto mong umiwas sa traffic, huwag kang magbabiyahe sa Biyernes sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng hapon na pinakamalalang rush hour daw na lampas 30 minutes ang nauubos sa kada 10 kilometro. Pero tingin ng isang commuter group, baka mas malala pa yan. Tingin ko private vehicles yan. Hindi siya imaginable sa public transportation. Ng 27. Kasi kung mula dito magta-tricycle tapos mag-aantay sa Commonwealth, grabe na. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong nakatutok 24 oras. Iniinda na ng ilang mangingisda ang kawalan ng huli dahil sa pagkuha ng panambak na lupa para sa reclamation sa Manila Bay. Kailan ba posibleng tuluyang magbago ang tanawin sa pamusong baybayin? Tinutukan yan ni Maki Pulido. Namnamin na ang ganitong view ng Manila Bay Sunset mula sa Rojas Boulevard. Dahil bago matapos ang taong ito, maaaring magsimula na ang pagtatambak ng lupa para sa isa sa tatlong reclamation project ng Manila ayon sa Philippine Reclamation Authority.
Itong tubig sa background ko, tatabunan ng lupa para sa tatlong reclamation project ng Maynila. Matatakpan ang sikat na Manila Bay Sunset View dahil ang reclamation project ng Maynila ay magsisimula dito sa likod ng Quirino Grandstand hanggang sa likod ng Manila Yacht Club. Ang permit para sa mga ito na kumpleto mula 2019 hanggang 2021 sa ilalim ng Duterte administration. Pagtitiyak ng PRA, magkakaroon pa rin ng lugar para sa publiko para matanaw ang Manila Bay Sunset. The project is a mixed development, institutional, residential, commercial. Wala pong sinasubmit sa aming plans na they're for casinos. Kailangan gawin ito, sabi ng Manila LGU, dahil kailangan nila ng dagdag na espasyo. Very congested na as it is ang City of Manila. Madami tayo nagiging problema on traffic, on where to put other development. So there is a need to create more space. Sa kabuuan, 5,000 ektaryang sakop ng Manila Bay ang tatambakan para sa kabuuang 13 reclamation project na aprobado na. Lahat po ng mga pagdating sa environmental side aspect po, kailangan po naming dapat may endorsement po, may approval po ang DNR. Sabi ng isang marine scientist, malaki ang magiging epekto ng reclamation sa food security ng bansa dahil isang Manila Bay sa pinakamaraming pinagkukunan ng isda. Lalo't ang Manila Bay, hindi lang naman yung bahaging nakaharap sa Metro Manila, kundi meron ding nakaharap sa mga baybayin ng Bataan at Cavite. Kapag maapektuhan yung fisheries production natin, dito pa lamang sa Manila Bay ay affected na rin yung production at yung food security. Apektado rin ang pagkukunan ng pananambak na karamihan ay mula sa probinsya ng Zambales. Meron ding galing sa Cavite kung saan partikular na maapektuhan ng dredging ang San Nicolas Shoal na pangitlugan ng mga isda at ibang marine life. Ngayon pa lang, iniinda na ng mga mangingisda ang kawalan ng nahuhuling isda. Lumiliit yung pinagkukunan natin ng pagkain habang lumalaki yung bilang ng populasyon ng Pilipinas. Kaya ano mangyayari doon? Mag-aasa tayo sa import. Wala pang ibinibigay na pahayag ang DENR at BFAR tungkol sa epekto sa kalikasan. Pero kung kabuhayan lang na una nang sinabi ng Philippine Reclamation Authority na may mga proyekto sila para alalayan ang mga mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido na katutok, 24 oras. Para wag lang mabiktima ng mga illegal recruiter ang mga gustong mag-abroad, Department of Migrant Workers na mismo ang mag-aalok ng trabaho. Sa pamamagitan po yan ng sunod-sunod na job fair, tinutukan niya ni Oscar Oida. 5 taon din nagtrabaho sa Riyadh ang OFW na si Aileen bago niya kinailangang umuwi ng bansa noong 2018 upang isilang ang anak. Mula noon, di na raw siya muling nakalabas ng bansa. At nang magka-pandemya, naging pahirapan na raw lalo ang pag-apply ng trabaho. Hanggang sa natukso na siyang magpaasikaso ng dokumento sa isang ahensya sa paniwalang mapapadali ang lahat. At nagbayad pa ng mahigit 300,000 piso na inutang pa niya. Sila na yung gagawa ng mga business permit, ng mga bank statement, basta babayaran mo lang sila. Tapos sila na rin yung magpapabisa sa'yo. Sa bandang huli, hindi rin ako makakaalis. Na-offload ako sa airport by September 18, 2022. Ang mga karanasang gaya raw nito ang nais ng matuldukan ng Department of Migrant Workers o DMW. Kaya naman sa tulong ng iba pang ahensya, sunod-sunod na mga job fair ang isinasagawa nila. Tulad nito, nagkinanap kanina sa Camp Crame kung saan may mga alok na samot-saring trabaho mula sa bansang Japan, Saudi, UAE, Amerika, Canada at iba pa. Alam mo, skilled workers, no? Malaki ang demand for our healthcare workers, our caregivers, engineers, welders, at iba-iba pa construction workers. Layunin ng proyektong ito na mapadali ang paghahanap ng trabaho ng ating mga kababayan, nang sa ganoy di na sila matuksong lumapit pa sa mga illegal recruiters. Dito, nakapag-apply ng trabaho si Aileen bilang beautician sa Croatia. Aantay na lang daw niyang maproseso ang kanyang aplikasyon. Hindi na ako mangangamba na baka hindi ako makaalis. Dito talaga, legal na talaga. Hindi naman mahirap. Bukod sa mga job opportunities, may booth din dito ang PNP kung saan nakakapagsumbong ang mga tulad ni Aileen na nabiktima ng mga illegal agency. Napaka-importante ang peace of mind ng bawat overseas Filipino workers. Mahirap po magtrabaho kung ikaw ay nasa malayong lugar, milyang kilometro
or kung ilan man yan na gaano kalayo, tawid dagat, sabihin natin, hindi ka makapagtrabaho ng maayos eh. Kung iniisip mo na may problema yung mga anak mo, yung mga kamag-anak mo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Natatanggap lang po namin ang balitang ito, holiday po bukas. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang February 24, 2023 bilang special non-working day para sa panggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Aprobado na ng Komite sa Kamara ang panukalang divorce na dagdag na option sa mga legal na paraan sa paghihiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas. Bukod sa mas maikli at mas mura ang proseso, inaasahang makatutulong raw ito, lalo sa mga nakakaranas ng pang-aabuso at pag-abandona. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Lumusot na sa House Committee on Population and Family Relations ang mga panukala para sa divorce. Pero aabangan kung papasabay itong tuluyan ngayong 19th Congress, lalo 13th Congress pa ito paulit-ulit na inihahain, pero hindi umuusad. The Philippines is now the only country which has not legalized absolute divorce. Till death do us part is wonderful. Marriage is beautiful. But only for those who get it right. Sa ngayon, ang mga legal na paraan pa lang ng paghihiwalay ng mag-asawa ay separation, annulment, at dissolution of marriage. Sa mga yan, pinakamarami ang naghain para sa dissolution of marriage mula 2009 hanggang 2022. E paano maiiba ang divorce? Sa mga nabanggit, lahat naman pwede magpakasal maliban sa legal separation. Pero magastos, mahaba ang proseso at masalimuot ang separation, annulment at dissolution of marriage. Unlike a divorce proceeding which is mandated to be inexpensive, affordable and expeditious. Poor women are left without options, but we surprisingly see rich personalities able to expedite annulment. They have the money. Isa pang pagkakaiba kung kailan nadiskubre ang problema sa kasal. In annulment and dissolution of marriage based on psychological incapacity, the causes must exist before or contemporaneous with the celebration of the marriage. While in reality, the overwhelming grounds for divorce occur after the marriage and during cohabitation. Kasabay niyan ay inaprubahan na rin ng komite ang panukalang kilalani ng Estado ang annulment ng kasal ng simbahan. Sa ngayon kasi, kahit annulled na sa simbahan, kailangan pang magpaanal sa korte. This removes the burden of undergoing the civil annulment procedure. May mga kontra sa lahat ng panukala. The bills are contrary to the constitutional mandate to strengthen and protect the family as a basic autonomous social institution and marriage as an inviolable social institution. Pero pagpunto ng ilan, mahalaga ang option ng divorce para sa ilan. Especially if they are in an abusive relationship. Protect spouses from abuse and willful abandonment. Allowing married spouses trapped in irremediably broken marriages to break free and start anew. Habang ang iba, pagkilala lang ng Estado sa annulment ang sinusuportahan. We are not supportive of the bill on absolute divorce, but we are actually supportive of the bill recognizing church annulment. It's going to be cheaper than the usual one. We're giving our full support to the recognition of the church annulment. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready pa rin sa mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Yan po ay dahil sa localized thunderstorms at northeast monsoon o hanging amihan. Hanging amihan din ang dahilan kung bakit maalon at delikado pa rin pumalaot sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Base po sa datos ng Metro Weather, maaring ulanin ang Apayao, Cagayan, Quirino, Palawan at Bicol Region. Mas maayos naman ang panahon sa ibang lugar. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero maging I am ready pa rin. Maulang panahon naman ang inaasahan sa maraming lugar sa Visayas, lalo na po sa hapon.
Bukas ng umaga, may pag-ulan din sa Caraga. Magpapatuloy yan sa hapon at uulanin na rin ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soxargel. May malalakas na ulan lalo na kung may thunderstorms kaya posible ang baha o pagguho ng lupa. Gaya ng nangyari sa Cotabato kung saan pinadapa at nalubog sa baha ang mga pananim na palay. May alagang hayop ding nasawi matapos umanong malunod. Nagka-landslide naman sa ilang barangay. Kalunos-lunos ang sinapit ng apat na sakay ng Cessna plane na bumagsak sa Mayon Volcano. Nire-recover na ang kanilang mga labi apat na araw matapos silang matagpuan malapit sa bunganga ng bulkan. Yan ang tinutungan ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolan. Ginawa ng processing dito. Hindi kayang gawin. Basta-basta. Nagkalat ang mga sirang bahagi ng bumagsak na eroplano. So bali doon yung makina ng eroplano sa baba-baba. Habang nasa unahan naman ang isa sa labi ng apat na sakay ng Cessna 340. Hindi kami dito pwede mag-combat kasi sir, madulas. Madulas ang mga buhangin. Sa ganyang lagay na natagpuan ng mga rescuer ang bumagsak na Cessna plane sa Bulkang Mayon na sa wakas ay narating na nila matapos ang halos dalawang araw na pag-akyat. Magpa-process na. Kaso lang mahirap sir gumawa ng processing dito. Hindi kayang gawin. Basta-basta. Unsafe, napaka-unsafe ng area. Ang labi ng apat nitong sakay natagpuan sa labas ng eroplano at inaasahang maibaba anumang oras ngayong gabi. Ito-turn over sila sa SOCO para sa gagawing mga eksaminasyon. Nakita, pinakita sa atin yung picture, kaya po, ngayon na talaga, yung nakasakay po. Nasa vicinity natin kasi, imagine nyo nyo lang, nagpatatong aeroplano, saan mapupunta yung sakay? Isa sa mga nasawi, ang piloto ng Cessna plane na si Captain Rufino James Crisostomo Jr., naginugol ang mahigit tatlong dekada ng kanyang buhay bilang corporate pilot at nagturo sa mga batang piloto para maging mahusay sa kanilang propesyon. Noong kasagsagan nga ng pandemya, naging instrumento rin si Captain Crisostomo sa paghahatid ng mga medical supply, equipment, personnel at mga bakuna sa iba't ibang panig ng bansa. Nagtapos ang kanyang buhay na ginagawa raw ang kanyang pinakamamahal, ang paglipad. Nasawi rin sa pagbagsak ng eroplano ang kasamang crew at mekanik na si Joel Martin. Pati na ang dalawang Australian nationals na sina Simon Chipperfield at Carthy Santhanam, na pawang consultants ng Energy Development Corporation. Mula sa rescue ay nag-shift na sa retrieval operations ang mga naghanap. May hiwalay na team na sumunod na kagabi pa para mag-retrieve sa mga biktima. May mga partikular na utos din ang KAAP sa mga responder para sa pagkuha ng mga kailangang dokumentasyon para sa imbestigasyon ng opisina sa nangyaring plane crash. Hanggang sa ngayon, inaalam pa kasi ang dahilan ng pagbagsak ng naturang eroplano. So ngayon, ang concern namin is the retrieval. Next step yun. So okay, mag-alala. Isa rin yun sa mga prosesong gagawin namin. Iimbestigahan din kung paano napadpad sa Mayon ang eroplano. We did not expect na pupunta po sa Mayon because ang flight path naman talaga is really, meron naman talagang established flight path. Kaso lang mahirap sir gumawa ng processing dito. Para sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, Jessica Kalinog, Nakatutok, 24 Oras. Binisita ng delegasyon ng European Parliament si dating Senadora Laila De Lima na nakapiit sa Camp Crame. Sa gitna ito ng kanilang panawagan na palayain ang senadora. Nakipagpulong din ang delegasyon kay Justice Secretary Crispin Remulla at kasama sa napag-usapan ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Yan po ang Sunday Puwersang tinutukan ni Marie Zumali at Salima Refra. Matapos i-brief sa mga patakaran kabilang ang minimum health standards, pinapasok na sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang 18 miyembro ng European Parliament Subcommittee on Human Rights. Ang misyon nila, kumustahin ang lagay ni dating Senador Laila De Lima, kilalang kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kinasuhan at pinakulong kaugnay ng iligal na droga. Bahagi rin ang pagbisitang ito ng omnibus motion na inihain ni De Lima na pinayagan ng korte matapos i-endorso ng Department of Foreign Affairs. Ngayong February 24, saktong
anim na taon na ang nakakulong dito sa PNP Custodial Center si dating Senador De Lima dahil sa alegasyong sangkot umano siya sa drug trafficking sa Bilibid. At ginamit daw niya di umano ang drug money nung siya si Secretary pa para raw sa kanyang senatorial campaign noong 2016. Lahat yan pinabulaanan na ng kampo ni De Lima, sabay pagdidiin sa isa-isa raw pag-atras ng mga testigo laban sa kanya. Ang mga miyembro naman ng European Parliament na bumisita na rin kay De Lima noong 2017, dati nang nanawagang palayain si De Lima. Isa't kalahating oras nilang kinausap ngayon ang dating senadora bago nagtungo sa Department of Justice. Halos 2 oras naman nakipagpulong ang EU Subcommittee on Human Rights sa Justice Secretary at kinatawan ng iba pang mga ahensya sa DOJ sa Maynila. Ayon sa kalihim, maayos ang naging pulo, kabilang sa natalakay ang karapatang pantao sa bansa at judicial reform. At ang mainit na usapin sa Senado kahapon tungkol sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, 3 minuto lang daw nilang napag-usapan. Sabi ko, kung may problema talaga sila sa Pilipinas, kaya namin gawin yan. We can finish these cases. We don't need that. Inaayos na rin namin ang sistema. These are crimes committed in the Philippines by Filipinos, di ba? Kami na lang gagawa. Hindi na sila umiri. Siguro naman, alam nila that we are in command here. We know what we're doing in this country. Sinubukan namin makuhanan ng pahayag ang mga miyembro ng delegasyon, pero hindi nila direktang sinagot ang aming mga tanong. Good luck for our country. Binanggit din daw ng delegasyon ang patuloy na pagkakakulong ni dating Senador Laila De Lima. Sinabi ko naman that we already offered to back channel before, but there was no response. So we're hoping na matapos na yan. We just want things to end properly. Nagpahayag din daw ng concern ang mga taga-EU sa issue ng fake news. Sabi ko, we do not want to weaponize cyber libel o yung mga ganong mga bagay. Ayaw namin maging collection agency ang DOJ. Hindi natin papayagan na maging weapon tayo ng mga tao. Para sa GMA Integrated News, ako si Sarima Refra. At ako si Mariz Umali. Nakatutok kami 24 oras. Kasong kriminal at administratibo raw ang pwedeng kaharapin ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa pagpayag niyang mag-import ng asukal kahit wala pang sugar order mula sa Sugar Regulatory Administration. Ayon po yan kay Senadora Risa Hontiveros. Pero ang sabi ni Panganiban, wala raw irregular sa kanyang ginawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa panayam ng media pagkatapos ng kanyang press conference kahapon, ang sabi ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, wala raw irregularidad sa pagpayag niya sa importasyon ng asukal kahit wala pa ang sugar order na nag-ootorisa nito. You can categorically say that there's nothing regular about the importation. There is nothing regular. Pero naniniwala si Senadora Risa Hontiveros, pwedeng maharap sa kaso si Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na siyang nag-otorisa dito. Ipinunto ni Hontiveros ang sinabi ni Panganiban kahapon na siya ang namili ng 3 kumpanya na binigyan ng otorisasyong mag-angkat ng asukal. Ang dapat daw, sabi ni Hontiveros, ang Sugar Regulatory Administration ang namili ng mga importer. Biruin niyo, 3 kumpanya. Halos na handpicked pa ang pinayagan na mag-angkat ng asukal para sa buong bansa. Di ba kaduda-duda yan? Di ba sa ganyan nagsisimula ang kartel? Paano hindi mangangamoy government-sponsored smuggling yan? Dagdag ni Hontiveros, base sa charter ng SRA, tanging ang ahensya lang ang may kapangyarihan na mag-issue ng sugar order para mag-angkat ng asukal. Once and for all, para mapanatag naman ang mga consumers, nananawagan ako kay Presidente. Lagdaan na nila ang isang maayos na sugar order na hawig sa mga dating sugar orders na pangmaramihang importers. Sabi rin ng dating SRA board member at planters representative na si Aurelio Gerardo Valderrama, illegal ang ginawa ni Panganiban. Isa si Valderrama sa mga pumirma noon sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4 na hindi inaprubahan ng Pangulo. It's quite clear that without the sugar order, it's illegal. If you look at what has happened in the past, there was no importation that is not covered by the sugar order.
And what is the use of SLA? Hinihinga namin ng tugon si Panganiban, pero kahapon ipinaliwanag niyang nakabase ang kanyang go signal sa importasyon sa liham ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinayagan niya ang importasyon ng asukal kahit wala pa ang Sugar Order No. 6 dahil daw urgent na ang sitwasyon. Sa pananaw naman ng United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED, dapat beripikahin muna kung illegal nga ang nangyari. They should hold that shipment until everything is clarified. So makita na yung mga papeles lahat, everything is legit, i-release. Kung hindi, ipasok sa kulungan. Kasama sa mga kumpanyang nabigyan ng otorisasyong mag-angkat, ang All Asian Counter Trade Incorporated at Edison Lee Marketing Corporation. Nang hinga ng reaksyon, sinabi nilang no comment daw dito ang mga kumpanya. Sinisika pa naming makontak ang pangatlong kumpanya na Sakden Philippines Incorporated. Base sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research, rehistrado ang tatlong kumpanya sa Securities and Exchange Commission. Ayon sa SRA, layo ng importasyon na masiguro ang sapat na supply na asukal at maiwasan ang muling pagsipa ng presyo nito. Pero sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture ngayong araw, umaabot pa rin hanggang 110 pesos ang kada kilo ng refined sugar, habang hanggang 95 pesos naman ang presyo ng washed at brown sugar. Sa isang joint statement ng apat na malalaking organisasyon ng mga sugar stakeholders, kinokondina raw nila ang lahat ng uri ng smuggling na nakakasira ng kabuhayan ng libu-libong magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang Mendiola at hindi na nakalapit sa Malacañang ang mga nagpakilalang katutubong naglakad mula Quezon para iprotesta ang pagtatayo ng Kaliwa Dam. At bago yan, nangalampag din sila sa tanggapan ng MWSS at DNR. Tinutukan niya ni Cedric Castillo. Bandang 6 na ng gabi nang marating ng 300 nagpakilalang mula sa tribo ng Dumagat Remontado, ang Catholic school na ito sa Paco, Maynila. Dito nagtapos ang kanilang paglalakad na nagsimula pa sa General Nacar sa Quezon para ipanawagan na itigil ang pagtatayo sa Kaliwa Dam. Pasado 5 ng hapon nang magawi sila sa Mendiola sa Maynila, pero hindi na sila tumigil doon. Bantay sarado ng Manila Police ang daan papasok sa Palasyo ng Malacañang. Pagtulak mula sa Ateneo de Manila University kaninang umaga, sinagot nila ang alegasyon ng National Commission on Indigenous People na hindi naman sila ang mga katutubong maaapektuhan sa Tanay Rizal at General Nacar, Quezon. Kahit tingnan sa community, yung mga naritong nakabihis, mga katutubo yan sila lahat. At bawal sa amin, kultura, yung magsuot ng mga ganitong kasuotan kung hindi ka katutubo. Dahil yung isang paglabag doon sa aming kustumarilo o kultura. Kinalampag din ng mga ralista ang head office ng DENR at ang tanggapan ng MWSS na nangangasiwa sa Kaliwa Dam Project. The type of development should not be dictated by Manila, by the corporations, but should be dictated by the people. Kapag natapos ang Kaliwa Dam Project, inaasahang magdadala ito ng 600 million liters kada araw na water supply sa Metro Manila. Hinihinga naman namin ng pahayag ang MWSS, pero sa panayam kahapon, sinabi nitong isinaalang-alang ang kalikasan at kapakanan ng mga katutubo habang inilalatag pa noon ang proyekto. Tumataas po ang populasyon ng Metro Manila, gayon din ang ating mga service areas katulad ng probinsya ng Cavite, probinsya ng Bulacan at probinsya ng Rizal. Kailangan po nating siguruhin na hindi po magkulang ating supply ng tubig, kaya ito po ang isang opsyon para masiguro po namin na ang pangangailangan ay matugunan po ng MWSS. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Binibining Clay is back sa Real World at certified trending ang Goosebumps episode kagabi sa hit Kapuso Primetime series na Maria Clara at Ibarra. At sa huling dalawang gabi ng minahal nating serye, may mga bago pa tayong character na makikilala. Yan ang ichichika sa atin ni Nelson Canlas. Miss, okay lang mo ba kayo? Ano ang nangyari sa inyo? Goosebumps! Wala na ang mga kaibigan ko. Wala na. Tearjerker! Nakabalik na nga ako.
at certified trending ang episode kagabi ng Hit Kapuso Primetime Series na Maria Clara at Ibarra. Usap-usapan ng mga netizen hanggang ngayong araw ang roller coaster of emotions na hatid ng muling pagbabalik ni Binibining Clay, Barbie Fortesa sa Real World. Tapos na ang kwento. Inulan din ng papuri ang eksenang ito. Kung saan sumaludo si Clay sa harap ng bantayog ni Gat Jose Rizal sa Luneta, na isa raw paalala sa marami na maging proud at mahalin ang ating bayan. Pero bago ang eksenang yan, naging emosyonal din ang isa-isang pamamaalam ni Clay sa kanyang mga naging kaibigan sa nobela. Gayon din sa karakter ni David Licaoco na si Fidel, ang other half ng Pilay Tandem. Tila na-reveal din ang totoong identity ni Fidel sa nobela at na-debunk ang hinala ng mga netizen. Huwag mo sabihin, ikaw na si Ali, ikaw pa si... Mukha ba akong si Fidel? Kung hindi siya si Mr. Torres, may teorya na si Fidel, si Albino, isa sa mga kaibigan ni Ibarra na dating seminarista na nabanggit sa No Limit Angere. Pero para kay Clay, wala man daw ang pangalang Fidel sa libro. Malaking papel ang kanyang ginampanan sa kwento. You are so much more than that. Nang dahil sa'yo, lumaki ang papel na ginagampanan ko sa mundo. Ang paglayag ng Philae Ship tuloy-tuloy din sa kilig na hatid ng palitan ng tweets ni na David at Barbie. Pinusuan din ng fans ang TikTok entry na ito ni Barbie, kung saan ka-holding hands niya si David. Pambawi naman dyan ng pambansang Ginoo ang nakakakilig na TikTok video na ito na may 3.8 million views na and counting. Sa huling dalawang gabi ng Minahal Nating Kapuso series, marami pang malalaking dapat abangan. You know kung nasan si Mr. Torres? Wala na po si Mr. Torres. Ibigay niyo na lang kay Sir Barry Torres. Ako naman siya ni Mr. Torres. Mr. Barry Torres. Mamaya na yan pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nananatiling buhay ang diwa ng EDSA People Power Revolution base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Sa tanong na, sa inyong palagay, buhay pa po ba sa bawat Pilipino ang aral o ang spirit ng EDSA People Power Revolution? 62% ang nagsabing buhay pa ang mga aral ng makasaysayang revolusyon. 37% naman ang nagsabing hindi na ito buhay. Sa tanong naman tungkol sa kahalagahan ng paggunita sa EDSA People Power Revolution, 57% ang naniniwalang mahalaga ito. Mas mababa sa kalahati o 47% naman ang naniniwalang kaunti ang natupad na mga pangako ng revolusyon. Isinagawa ang survey nitong December 2022 kung saan 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang sumagot sa survey. Empowered Filipina daw ang sinisimbolo ni Jara Orduja para sa pagganap or para sa gaganap na si Sanya Lopez. Kaya naman proud at todo paghahanda siya para sa mga lihim ni Orduja na mapapanood na this Monday. Makichika tayo kay Katatibayan. Maganda, matalino at higit sa lahat, matapang. Ganyan si Jara Orduja, ang legendary warrior queen ng Tawalisi na gagampanan ni Sanya Lopez. Very proud daw si Sanya na maging instrumento at boses ng isang empowered Filipina. Isa siyang hero para sa akin, sa lalo na sa mga kababaihan. Kaya natin, kaya ng mga kababaihan pumantay sa mga kalalakihan. Bukod sa pagiging pinuno ng Tawalisi, si Orduja rin mismo nanguna sa mga digmaan laban sa mga mananakop, kung saan madalas niyang kasama si Dayang Salaknib. Nabibigyan buhay naman ni Rochelle Pangilinan. Hanggang tumanda kami, nasa kanan niya ako at nasa tabi na naglilingkod sa kanila. Sa kanilang pamilya, sa kanya, at syempre isa akong tagapagtanggol ni Orduja dito.
Sa pilot week ng mga lihim ni Urduha, starting February 27 pagkatapos ng 24 oras, matutunghayan agad ang istorya at ang mga ipinaglalaban ni Urduha, kaya asahang puno ng mga maaksyon at bakbakang eksena ni Nasanya at Rochelle. Nung pinapanood sa amin, kinilabutan kami. So sana yun din yung maramdaman ninyo habang pinapanood ninyo itong mga lihim ni Urduha. Talaga raw pinaghandaan ni Sanya para higit pang mas mapaganda ang look ni Urduha. Todo exercise at cardio daw ngayon si Sanya para ma-achieve ang abs. Tiis kung tiis din daw siya sa kanyang diet. Pero papawala kumain pandesal. Gusto ko kumain ng pandesal, pero hindi. Pero alam mo yon, talagang kailangan mo mag-focus eh. Minsan pinagbibigyan ko yung katawan ko kung ano yung hinahanda. Pero idaan natin sa workout. Kung gusto mong kumain ng masarap, ilaban natin sa workout yan. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. At yun ang mga chika ko this Thursday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Pianco. Ako naman po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.